which woman is a narrow grave. She also lieth in wait as for a prey, and in prison the transgressors among men. Who hath hope? Who hath sorrow? Who hath contentions? Who hath babbling? Who hath wounds without cause? Who hath redness of eyes? They that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth its color unto the cup, when it moveth itself around. At last it biteth like a serpent, and sing it like another. Basahin mo lang sa 25, sabi ko dyan, thy father and thy mother shall be glad, and she that bear thee shall rejoice. Let's pray, Lord, na salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo pong magpala. Salamat sa aming mga tatay, Panginoon, na iba sa aming mayiging tatay din, I pray. Kayo pong magagabay sa amin, bilang mga tatay, Panginoon, paano ililid ang pamilya, even sa church, paano gagamitin. At ang mga magiging tatay, Panginoon, mga kabataan, lalaki, Panginoon, ay maging matalino din, magtiwala sa inyo, magseryoso sa pagsunod sa inyo, Panginoon. Dahil kayo po isang araw, magiging tatay rin. Minsan, karamihan, Panginoon, di mga handa maging tatay, kaya nag-apektado, Panginoon, ang pamilya, but I pray sa inyong paggabay, Panginoon, magiging mabuting ama ang bawat isa. At ganti mga nanay, Panginoon, suportahan ng tatay, ang pamilya, Panginoon, mga buo. Magkaisa sa paglilingkod sa inyo at pag-apuri sa inyo. Hindi na po Lord kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po ang bawat isa. Good morning sa lahat. Good morning. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sakto dating ah. Luwas ba? Pwede ka? Pwede ka bukas? Hindi. Okay lang ha? Hindi, okay lang. So, again, in-extend natin sa lahat yun ang sumag-tulong-tulong. Yung pwedeng advance na rin para sa pagmalapit ng anniversary, hindi na masyadong problema. Actually, may gagawin din po dyan kahit yung mga Bible po, no? Sa San Mateo, wala na. Tingnan nyo yung ating stock. Okay, ang bilis, no? So, ingatan nyo po, baka ang iba nasayang eh. Ha? So, nakita tayo pwedeng gawin yung tracks po, no? Nag-print ako nung para nung 12 eh. Pero, hindi lang tayo masyadong ano. Pero, tuloy-tuloy po tayo dyan. Ano, Lenlen, balita? Nagiging nanay ka na ba? Nagiging tatay na ba to? Wala pa? Hindi pa sure. Okay, so again, ang title po natin ngayon, naalala nyo po yung ating Mother's Day. By the way, salamat sa nagbigay ng gift, ha. Yung para sa church, darating yun. Huwag ko lang makakalimutan. Baka sa mga nanay, payong ulit. Ano ba gusto nyo? Useful yung payong, yun, ha. O, tagalan nyo. Payong, kapote. Kaya po. Pwede rin. Mahal nga actually ng kapoteng maganda eh. Pwede rin. Mga tatay, ano gusto nyo? Kapote. Kapote rin? Kapote naman. Kompleto ha. Ano ba? Ayun yung bag na inaano ko. Nagbigyan na rin para sa ngayon. Naalam na eh, pastor eh. Magaling maaaraw si ang checker. Yung ano? Si Rana? Ano yung parang itong kayo? Ano? Easy? Ganyan ba? Pakita mo ba? Ganyan ba? Ganyan ba yun? Hindi, yung ano yung, ay kay Robby yun eh, yung itim na binigay. Ah, okay. Yung iba yung sa akin. Naano na yung saker, pastor? Mas gusto mo yung ganyan? Ikaw ba? May ganito ka ba? Wala. Yung maliit. Ikaw ba? Mas gusto mo ganyan? Amen. Si dati meron pa, nakagamit na. Pero mas malaki. Sige. Okay, balik tayo sa ating ano, pag-aaral ha. So, title po nito, naalala sa mothers, ang title natin ng Wisdom for and to the Mothers. So, as usual, gagayahin lang natin yan. Kasi, parehong-pareho yung halos yung points natin, pero of course, naka-lean tayo sa mga father. Then, may extra points lang dito sa father, okay? So, title natin, for and to the fathers. Ito po yung mga napili lang na sa Proverbs.
which is very practical naman. Amen? Again, ha, para to sa hindi, para sa hindi naman father, eh, mother ako eh. Kaya ano ako, babae ako eh. Again, lesson to para sa lahat kasi supportahan yan eh. Ito yung, kahit ulit-ulitin natin to, ito yung lagi nating lesson eh, actually. Nakabanggit to sa maraming pagkakataon, pero kailangan alam natin lahat. Okay, so again, wisdom 4 and to the fathers. Ito yung mga particular na verse actually from the book of Proverbs. Para sa mga tatay. At para naman, ma-appreciate natin yung mga tatay, amen? Yes. Minsan ako, bilang tatay din, so nakikita ko ibang tatay. Nakakatuwa din actually kasi minsan niisip ko yung siguro may ibang tatay, hindi yung responsable. Pero actually kahit mga unbeliever, minsan nakikita mo, responsable. Nakakatuwang ewan kasi nga, ang Panginoon din naman nagwagabay sa atin. May paraan siya para magpatuloy yung nakamangha. Okay? Yeah, pero hindi tayo complete, hindi tayo kontento dapat sa ganun lang. Gusto natin biblical. Amen. Sa Diyos tayo humihingi ng instruction. Hindi tayo yung iba kasi mga unbeliever, mga tatay, sapat na yung pag-aralin ko kayo, di ba? Pakainin ko kayo. Yun, hanggang ganun lang eh. Kaya bandang huli, wala rin, hindi na nakagabayan, mabubuhay man. Yung buhay nila, gano'n na lang. Hindi sila nakakay sa Panginoon. Hindi sila nagagamit. So sa atin, iba yung context natin bilang mga Kristiyano. Ayan, so hindi lang basta ma-appreciate. Maturuan din. Kaya nga ang title is again, Wisdom 4. Okay, lahat ng makikita natin dito, ang kininating sa atin, so yan sila, lalaki ka. Okay, kahit wala ka pang asawa, magkakaroon kayo. Maghahanap ka. Amen? Hindi yung para alam mo rin kung ano yung hahanapin mo, anong klase, kung paano, saan. Madalas nasa lugar din yan. Alam nyo ba yun? Kung nakilala mo yung babae saan? Sa club. Talaga yun, mayiging maayos yun. Umpisa pa lang, ha? Mahihiya ka nga. Isa kayo nagkakilala. Eh, kasi nag-inom ako nung tapos doon ko nakilala. Ang pinakamaganda yun, sabihin ko na agad sa inyo sa church. Amen? Amen? Hindi natin yung binibenta, ha? Pero ganun talaga yun kasi normal to eh. At nagkakakitaan tayo dito, nagagabayan pa kayo. Lumalaki kayo sa admonition, nurture of the word of God. Amen. So, kaya kung matalino lang kayo, ha? Sa church kayo maghanap niyan. Hindi ko sinabing dito, pero kaya nga gusto natin, marami tayo dito para may choice kayo. Kaya pwede niyo invite dito. Yun ang sabi ko sa inyo, ha? Kunwari, may natipuan na si Jamie. Or siya yung natitipuan pala, di ba? Lagi sinasabi sa inyo. Invite nyo agad, share natin. Ayun yung indication na malaki. Na yan ba yung makapapabuti sa makakabuti para sa inyo. Amen? Ganon din sa mga lalaki, ganon din. Invite mo dito, sharean mo, o kaya sharean sa iba. Dalin mo dito. Yung dito palang ayaw na eh. Yeah, pray natin yung kapatid ni Joshua. May ganun po talaga. Actually, may ang tao alam nila yan, inaramdaman nila. Kung ano espiritu meron sila. At pag niyayaya mo kung saan sila, kung saan mo sila niyayaya, nakakaalaman yan eh. Naintindihan niyo ba yun? Kung medyo ilag sa mga bagay patungkol sa Diyos, it tells something about them inside. So kaya nga po, hindi ko sinabing pag gano'n na sila ngayon, gano'n na sila po. Hindi naman gano'n, di ba? Kaya kahit yung mga tatay namin, mga kamag-anak natin, panalangin nyo yan. Wala, nakwento ko na sa inyo yung kwento sa amin dyan eh. Diba? Joshua, alam mo siguro yun. Diba? Lahat tayo. Sino may pinag-pray dito maligtas? Mga magulang nyo, ligtas na ba? Lahat? Diba? Papa mo, di pa natin na ano, no? So, pray lang. Ikaw mismo mag-ayos muna. Malaking bagay ang pag nakita ng tatay nanay mo, biglang bumayad si Kenneth. Diba? Alam mo, anong pinag... Saan ba nagpupunta tong anak ko? Makapunta rin. Amen? Amen? Friends, di ba? Yan. So, itong mga to. Ganun yan. Kaya paglaban natin yung mga malati sa buhay. But particularly, hindi ko na makita yung graph sa inyo. Alam nyo yung nakita ko sa... Sinag ko isang beses sa Facebook yung may nag-share kasi nun eh. Pag yung tatay daw ang naligtas una, malaki yung percentage na malamang anak nyo, asawa nun, maliligtas din. Kaya nga, minsan nakatutok talaga yung sa lalaki. Hindi yan fair yan. Malaking labanan po kasi yan. Mga babae, huwag kayong mag-selos. Kasi ginagawa ng special yan. Kasi nga,
special din yung kanilang ano eh. Pagsubok minsan mga kalalakihan. So, yan yan. So, umpisa natin. So, ganun gagawin natin ngayon. Actually, yung mga points ito halos sa mother din. Pero, focus natin ngayon sa mga tatay. Ano yung wisdom na dapat magkaroon tayo? And then, actually, pabaliktad din. Pwede rin yung wisdom na para sa tatay makuha ng mga asawang babae, mga anak. Ganun natin yung context ngayong umaga. Or kung hapon na po tayo. So, number one po ay hindi pa number one. I-define muna lang natin yung tatay. Medyo simple, no? Tulad ko, di ba? Pag tatay ka, makulit anak mo, anong gagawin mo? So, halo po yan. Tsatsagain mo. Pero, minsan palo kailangan. Hindi, ano yung tatay? Tingnan natin sa dictionary. Kaya alam na natin. Kasi yung mga bakla ngayon, alam nyo na, inaano nila yung definition last time ng mother, di ba? Ayaw nilang tawaging mother. Kasi yung mga bakla, kasi pag nag-partner sila, naggagawa ng kalokohan, hindi nila alam ngayon kung sinong father mother doon, kung para yung bakla eh, di ba? Kaya ang ginagawa nila is, sinusubukan nilang baguhin yung mga definition ng ano term. Kasi alam nila yun na nagtatawa na agad sila. Eh, pag pinanganak ka pa lang, di ba? Male, female, anong pipiliin mo doon? O siyempre, kung ano yung nakakita ng doktor, di ba? Kahit nga sa ultrasound, alam na, it's a boy. Ano nalaman yun, bud? Kenneth? Di ba? Kasi nakakita ng ano, ang labo nga nakikita sa ultrasound, hindi ko alam bakit. Pag pinapakita sa akin, uy, it's a boy, nasaan dyan? Ayun eh, magaling silang tumingin eh. So, amen, hindi ko na, excuse mo, ayaw ko na maging graphic ha. Pero yun na yun, kung may kilala kang lalaki, mayroong ganun. Bata pa lang, hanggang paglaki niyan, yung boy, magiging man. Yung girl, magiging woman. Yan. Sabi dito, yung father, parent yan, no? At lalaki. So, dalawa lang agad, ha? Lalaki, babae. Pag lalaki yung parent, magulang, father. Okay, or, pwede sabi dito, a man was begotten a child. Maganda yung word na yung begotten kasi minsan kasi yung nanay, siya yung nanganganak, pero actually hindi siya magkakanak, walang tatay. Okay, so, yung tatay siya nag-iisip, nagpo-purpose kasi yung asawahin niya, di ba? So, pag nagkaroon ka ng anak, ano ka rin doon, di kayong parang wala kang kwenta na yung anak, yung nanay lang nagdala niyan eh. Sinigurado mo yun, di ba? Kung kanino, saan, at susuportahan mo yun. Amen? So, bigatin, inanak. So, yun na yun. So, napakasimple, no? And then, man. Ano yung man? Of course, lalaki, magkawangis ng Diyos actually, no? So, mas malakas ang lalaki sa babae. Physically, at sa maraming bagay din, no? Again, minsan, nagkaganyan na yan, eh. Mga babae na mas matalino sa ibang lalaki, may mga babae na mas malakas, eh, ibang lalaki, kumpara sa mga lalaki. Pero, in general, okay, kaya ngayon, yung mga bakla na naman, nakakatawang nakakasaw eh. Alam nyo ba yung ginagawa ng mga transgender? Kasi loko-loko yung marami yung mga ano eh. Ginagawa nila kasi, siyempre, traditionally, lalaki, men's volleyball, men's basketball, may women's basketball, isan yung trans? Eh, chipwela sila kasi nga, normal sila eh. And anyway, recently, ang ginagawa nila, pinapayagan yung mga transgender daw, mga transvestite ang tawag natin dyan, kasi hindi sila transgender. Hindi sila pumupunta from here to here. Nagdadamit lang sila, kaya nga pabangit eh. So, ang gagawin nila, lalaki sila, magdadamit ng babae, at kung anong gagawin nila sa, anong ginagawa doon, ino-opera. Pero hindi pa rin malilipat talaga yung, hindi ka magiging babae basically. Kaya ngayon, ano nangyari? Hindi yung dating lalaki, biological male, magkukumpi, ay nagpa-trans na ako, naging babae na. Ay, syempre, ang lakas nun. Kaya sabi ng mga babae nga, ano, nagkukumpi, wala nang kwenta tong sports natin eh, pinapasalin nyo, lalaki. So, sinabi ko lang yun, kasi nga, hindi mo pwedeng ilipat yan. Kung lalaki ka, pinanganak lalaki ka, babae ka, babae ka. Though ako, hindi rin ako fans masyado ng sports na ganyan. May ibang magandang factor, nakikita natin lakas ng mga ano, di ba? Pero, nakakatawa lang na nakakasab. Kasi, binabago nila yung definition ng very basic na
science, no? Lalaki, babae. Okay. So ngayon, hindi ko na papatagalin. Subukan ko na tapusin ito ngayon. Ano yung matatanggap? So dito, dumami lang yung ano natin. Same 5 points pa rin, pero dumami yung verse kasi sa mga father, no? So number 1, again, yung mga bagay na kailangan matutunan natin sa mga tatay na nagbibigay sa atin ng wisdom pag natutunan natin. So number 1, naalala yung sa babae, the mother as a lawgiver. Naalala niyo yun? Sabihin, babae ka, pero ikaw nagbibigay, may batas ka pa rin. Tinignan natin yung mga verse nun, talagang totoo din naman. Pero sa lalaki, lalo na. Kaya ang point natin, the father as the primary lawgiver and teacher in the home. Okay? So, ikaw talaga yung main man dyan. Kaya, mayiging tatay kayo, di ba? Huwag kayong maiirita. Ako na naman, lahat na lang. Ako tatay, ako ang gastos, ako ang pagod, ako turo, ako ganyan, ako decision. Ako... Ganun talaga. Kaya nga, ihanda mo yung sarili mo. Kung medyo responsable ka ngayon, ngayon pa lang, tamad-tamad, mahina, maarte, i-expect sa'yo bilang lalaki. Amen? Amen! So, ano yun mo na yan? Dapat nga, humahanga ka sa ganun. Dahil dapat, alam mo kung sino pina-follow mo. Hindi yung mga vice pangit, mga pare. Ito yung may mga pare. Gano'ng mga parang bakla na rin yung mga yun eh. Magsalita, paninindigan, ang hipokrito. Pag ganun na inirinig mo lagi, tapos yung tuturuan ko kunwari ng salita ng Diyos, kaya natatawa ko na asar eh. Si Pope ba naman mag... Si, kilala si Pope? Magbibigay na advice sa pamilya, ganun. Okay, makikinig doon. Maloloko yung ano nyo, pamilya nyo, pag ganun yung nag-a-advise sa inyo. Amen? Amen. So, hindi ko binibigay sa inyo, maganda sa ating mga Baptist, hindi naman ako eh. Hindi lang naman ako pastor eh. Amen? So, sumusunod lang ako gaya ng mga nakita kong pattern sa Bible. At marami yan. Yung ibang Father's Day natin, ganun ginawa natin, mga model ng ating pananampalataya and therefore nating pamilya. Mga kalalakihan po yan, kaya dapat matibay kayo. At kahit nga saan, imagine nyo, kunwari, sabihin ko na lang din ha, kasi ito yung uso ngayon eh. Kasi daw, napansin daw nila, kahit sa mga pelikula daw, humina daw. Humina. Ayaw na manood yung mga tao. Alam nyo kung bakit? Kasi nung unang panahon, kahit paano, nakaka-reflex sila kasi madalas ang bida, mga lalaki, kasi yun naman talaga, adventurous ang lalaki. Diba? Malakas. Minsan may mga katangan din, pero still, ano nangyayari sa mga lalaki? May kahinaan, ba't na uli? Training, ganyan. Mga plot niyan eh. Ang damuli, mananalo. I mean, asa kikidnapin, syempre, yung kasi kikidnapin yung babae, rescue. Di ba? Maganda yun. Nakaka-relate yung mga tao. At ganun din kayo, mga babae. Kayo ba? Ano hinahanap yung lalaki? Yung mga, ano, patpatin ba? Mahina. Ganun ba hinahanap nyo? Ikaw pa, may. Anong hinahanap mo? Malakas, siyempre. Ano pa? Malakas bang asal? Hindi ganun, ha? Matalino hanggat maaari, madiskarte, may paninindigan. Ganyan ang lalaki. Hindi yung puro kalokohan. Doon iba, ganun din ako sila pag nagbasa ka ng mga article, ganun mabasa mo eh. I like him because he can make me laugh. Hindi, bumili ka na lang kahit nga Android ngayon, nag-jo-joke na eh. Minsan, pag wala akong magawa. Hi, Google. Tell me a joke. So, mababaw ka kung yun lang gusto mo sa lalaki. Yung AI nga, nagjo-joke eh. Ang lalaki, okay yung minsan-minsan joke para masaya ka, pero ang babaw mo pag ganun ang babae, man. So, yun, ulitin ko, mga responsable, hindi puro joke, diba? Paninindigan. Ano yung paninindigan? Pag pinaminiwasawa mo yan, papakainin mo yan, gagabayan mo yan, di mo nasaktan. Dapat feeling niya secure ka, sa secure siya sa iyo. Amen. Okay, nauna na tuloy yung ano. So, anyway, isa-isa natin. Ano yung mga binibigay sa Proverbs lang? So, una, father is the primary lawgiver and teacher in the home. So, yung parehong points na sa mother, take charge. Alam mo na 'yon. So, kaya nga kung lawgiver ka, aralin mo kasi ang pinaka lawgiver talaga ang Diyos. Kaya ang hirap maging tatay, kung di mo kilala ang Diyos, mahina ka sa pananampalataya.
Imagine mo na lang, saan ka kukuha niyan? Ng lakas, ng instruction, ng authority. Kanino kukuha? Kay Mayor? Kanino? Kay Duterte? Kay Marcos? Sa Diyos ka kukuha niyan. Kahit ngayon po, yan, pag-usapang bakla na naman, sabihin mo siya, eh, tao rin yan, eh, ganyan, ganyan. O ikaw, normal kang tao. Ano para ma-explain to? Saan kukuha ng authority? Sa Diyos lagi. Dalawa lang ginawa ng Diyos. Pag ganun, takot na agad yung mga yun. Pag pinasok mo yung Diyos sa usapan. Eh, ganun talaga yun. Wala ka ng ibang authority kundi sa Bible. Hindi ka pwedeng mag-ano, eh, basta ganito, basta sa palagi ko, ganyan. Okay, naintindihan? So, primary lawgiver ka, lumapit ka sa Diyos at ang pinaka-pinaka lawgiver. Siya nag-establish na lahat ng bagay, sa Kanya tayo matututo. Amen? At makikita mo sa, kaya, ang lawgiver dapat, ano din to, firm. Alam niyo, firm? Pag ang batas, batas, ganun na yun. Huwag mong babaliin, ikaw mismo babali. Na, sinabi mo, lahat ng mga anak ko, pagdating ng alas 10, kunwari, yan ang rule sa bahay, tulog na dapat. Ay, tatay, ano nga, gusto ko ano eh. Gusto ko pa maglaro eh. Ah, sige, sige na nga. O, lahat tayo, mag-charge tayo ha. Ay, pwede ba, may sakit ng ano ko eh, masakit ng ano ko eh. Magbatas, ikaw magpapatupad dun. Kaya, ang sub-points natin, una, take charge, be responsible. Pag sinabing responsable ka, ikaw nga yung dahil nagbigay ka niyan eh. Bakit mo binigay ang batas na yan? Susundin natin lahat yan. Dapat maganda yan, maayos, tama. Pag hindi, eh tayo, bakit ganun yung batas natin? Ano mga batas na maganda, Kenneth? Napatapad ang tatay mo. Huwag kang basto, ganyan. O kaya... wala maliligaw ano ha, pag wala pang ang pabaho ganyan kunwari yung practical eh. Responsable ka, panindigan mo yan, ginawa mo batas yun eh, tapos hindi sinunod tapos gagawin mo, okay lang yan, nabali wala yung batas mo. Amen. And then learn and teach well and enforce. So kami ako na yan ha? Basahin mo natin yung mga verse natin. Sabi sa, so again ha, in-expand natin sa mother, parang tatlong verse lang ata. Sa lalaki, tingnan nyo, napakarami. Sa tatay, sabi sa Proverbs 1, una pa lang to, yo. Sabi dyan, my son, hear the instruction of thy father. Okay? O, pumasok din yung mother, pero nauna yung father, sa 6:20. Sabi dyan, my son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. So pareho yung nanay-tatay. Pero lagi inuuna yung lalaki. Kasi kinukumad niya sa babae rin, hindi papatupad niya sa bahay. Ganyan po ang ano niyan. And then sa 3:12, ako bumalik. Ito, maganda. Pakibasa niyo. Ready, go. For whom the Lord loveth, he correcteth. Even as a father, son, napansin nyo ba, kinumpara yung tatay sa Diyos? Hmm. So, ang Diyos daw, pag ikaw, binibigyan ka ng minsan pagsubok ng Diyos, ganun din yung tatay mo. Kinumpara yan eh. Kaya ang hirap po, maintindihan ko minsan yung ibang bata, minsan mahina. Kasi pag tinignan yung pamilya nila, yung tatay nila mahina. Okay, reality yon. So again, hindi tayo kailangan mag-follow doon. Kaya nga, kung matalino kayo, nasa church kayo, di, nakuha nyo din yung kailangan yung instruction. Amen? Nabanggit ko lang sa inyo noon, dito mo si daddy. Pero, nung time na ako, nandun na sa 20s na ako, so mabait naman si daddy, pinag-aaral tayo. Pero, siyempre, may mga kakulangan nga rin. Okay, hindi ako nang sa sumbat. Pero, may kakulangan tayo pag di tayo nakakilala sa Panginoon, di ka na-instruct naman. Nag-instruct sa'yo, mga kainuman mo, paano mo maging tatay? Ah, ganito yan. Magkatawaan lang pero. Doon may nakukuha ka rin. Kasi mga normal na tao naman yan. Pero, iba yung in-instruct sa salita ng Diyos. So, kaya nasabi ko yun. Bakit ba kang sabi yun? Ayan, so, minsan, pinapagalitan ka. Ang maganda pag na-instruct ng salita ng Diyos, balance yan, no? So, sabi niya, kinokorek. Kasi pag may mali ka, sasabihan ka, minsan papaluhin ka, normal talaga yun, nasa ba statement?
Martha! Mabilis lang. Anyway, kainig naman dyan, ano? So, amen, mga anak, pag kayo'y kinokorek ng tatay nyo, napagalita, minsan sumisig, minsan kailangan eh. Kailangan naman di kasigawan, eh, parang hindi ka nakakarinig eh. Sino mag gusto sumigaw? Napakahirap sumigaw. Lagi nyo sabi sa inyo dito, mag-preach ako, may nakita ng mga preacher na pa-happy-happy lang. Ano-ano lang, pa-quote-quote lang na nabasa nila kung saan din at narinig nila. Hindi kailangan sumigaw kasi mayaman na sila eh. At lang silang pakailan sa mangyayari sa mga ano nila. At yun din ang gusto nila, ng mga tao. Kaya bisang kailangan sumigaw kasi yun, parang maibigay yung mensahe talaga. Hindi lang yung mismong salita, pati yung intensity nun. At ganun din kayo, di bisang sinisigawan kayo. Sabi siya, nabasa akong article, huwag mo sisigaw yung bata, yung tatay ko, sinisigawan ako. Basura mo yung article na yan, sino mo nagsulat niyan? Ang kinalaman sa Bible talagang kinokorek. Pag kinokorek, minsan kailangan sigawan, paluin. Minsan pag napagsasabihan ka, walang magsasabihan kung may katangahan talagang ginawa. Gusto mo matuto siya, then and there. Anong gagawin mo? Minsan, anak mali ha, huwag ganyan. Talagang talaga. Amen? So kinumpara sa Diyos yung tatay. Kasi ang Diyos ang primary lawgiver sa buong mundo, ang tatay sa tahanan. Tuloy natin sa 4:1 po. Ako lang, sabi niya, "Hear ye children, the instruction of a father, and attend to no understanding." So yeah, medyo may kiling na yan sa understand. Pag ikaw daw ay natuto or tinuruan, I mean, doon ka magkakaroon ng pangunawa. Tandaan niyo po yan, iba ayaw sumunod agad. Hindi ko naintindihan eh. Kaya sinabi siya, sumunod ka na lang, doon ka na matututo. Madalas yun. So, paano ba mag-welding? Manood muna ako YouTube. O, pwede naman sa panahon natin. Pero bandang huli ko yung masakit yan, drive, di ba? Di ba? Manerbyoso eh. Kailangan subukan mo. Ano pa yung mga mahirap na inistrak ng mga tatay? Sa ngayon nga daw po, cellphone na lang. Pero ano yung mga ano, maglagari, yan, magpukpok, yan. Sino nagpupukpok na dito ng ano? Sino? Magaling na siguro to. Magpupukpok ka na ba? Hindi pa. Una yan, ang pupukpukin niya madalas yung ano mo, daliri mo eh. Lagi yun, alam natin yun. May mga meme din dyan eh. Dapat yung pako, pero minsan pag hindi mo sinubukan, ay, yung anak ko, baka mapupukin yung ano niya. Matututo naman siya. Hayaan mo, instruction lalo yan. Napaka, ang daming instruction sa instruction. Alam niyo ba? Kasi sunod ka. Kahit sa exam. May instruction yan, anong gagawin mo? Pag hindi mo sinunod yan, mali ka na agad. Well, lalo na pag may kinalaman sa, madalas nangisip ko sa driving. Naku, pag hindi ka nakinig dyan, basta mag-drive ako, parang laro lang yan eh. Kasi mahilig ka sa games. Eh kasi yung sa games na walang namatay dun eh. Pag nasa kalsada ka na, kaya mo siya, may mga tawag na kamote ang tawag nila dyan. Kamote driver, mga tanga-tanga eh. Biglang gaganon. Yung kailan lang, nakita ko sa truck naman. Ano, ginigit-git niya ang motor siya, truck. Uy, doon ay choko. Patay ka doon. Yung igit-git, hindi ka nakikita noon. Huwag kang kamote. Kaya kung makikita, saan mo matututunan yung mga ganon? Madalas instruction nyo, pag ganyan, huwag kang ano yan. Pag tag-truck yan, hindi nila kita yan. Ha? Makinig ka! Amen! Ano ba yan? Sa pag-aasawa, ganun din. Huwag kang panaylaro, huwag kang panaytulog. Yung mga instruction ng tatay. Lahat tayo sa pool dyan, pag naalala mo ako, ganun din talaga. Ini-preach ko rin sa inyo. Ano pa? Mag-aral na mabuti. Intindihin mo ang ginagawa mo. Maging maaga, malinis. Pag ikaw maniligaw na, ganyan yan. Kala mo pare-pareho ng babae. Basta babae, okay na yan. Maapektuhan yung buhay mo dyan, yung buhay mo after niya, pagkasal ka, hanggang pagtanda mo, nagkamali ka na pagpili, ako naman mausunod eh, kala mo lang yun. Yung mga babae, lumalaban. Amen, tuloy ko lang ha. So, ano pa? So, pag binibigay instruction, maamdong tututo ka, lalo pag ikaw ay sumusunod. Sa 13:1, okay pa ba kayo? Kenneth, parang naantok na agad. Number 1,
Paibasa kayo na, hindi. Lahat ng lalaki, ready, go. My wife's son here is father's son. Okay, so inulit lang, no? Pero yung nadagdag naman dyan, but, so, kinokontrast. Yung mga sumusunod daw, dapat naman pakinggan mo, tayo, anong gagawin ko? Yung kabalik to yan, yung iba sinasabihan na nang-aasal pa. Eh, alam niyo yung lalaki na kasi, ibang tatay mahina eh. Lalo ito, anak mo, din yung matanda na yung papa mo, di ba? Yung mga ganun kasi, pag yung bunso-bunso na, syempre, matanda na yung ano. Kasi hindi na natututukan. Okay, pero ikaw, makinig ka pa rin. Ngayon, ang ginagawa na yung pag mahina rin tatay or something, kung talagang matigas ang ulo, anong ginagawa? Aasarin mo pa yung tatay mo? Hindi ka magkakaroon nung una, nung instak, hindi ka nakikinig. Sabi kanina, understanding, di ba? May kabaliktaran yan, eh, hindi naman ako kaya ng tatay ko. Di lalo na. Lalo kang mapapahamak niya pag hindi ka natuto. Eh, mahina yung tatay mo, di pa intindihin. Pero kaya tatay, kaya pag nag-anak ka, talagang kahit si Kuya Jun, mayroon ka pang Richie. Nako. Richie! Eh, magpalakas ka ba, di ba? Kasi wala, ibang ikaw magagabay niya. Dito, makikinig yan. Eh, iba naman. Iba sa bahay. Amen? Eh dapat malakas tayo. So mga bata, okay, malakas mga sarigin. Iba po ay, iba pinagbabawalan nga sa US para may gusto silang bawal mamalo. May maraming Kristiyano doon kahit paano. Sa ibang bansa, napatupad na po nila yun. Bawal mamalo. Tatay ka, di mo pa kahit loko-loko, di ka mamalo kasi ipigil ang gobyerno. Grabe po yung epekto nun sa society. Sa Bible, normal yun. Pag talagang loko-loko, iba-iba po yung mga bata eh. Kaya ngayon, dapat huwag ka manghihinayang, kailangan i-correct mo talaga na hindi sila magkaroon ganito, aasarin, ikaw pa aasarin. Nabanggit ko sa inyo, di ba? Kasi minsan, mga cute pa yan, mga cute pa yan. Ayaw mong paluhin, nakakaano eh. I-kiss ko na lang. Eh, kaso pag loko-loko, di ba? Naalala ko tumatang, kulit na to eh. Anong palo-palo? Ito, oh, sige, palo-palo. Ang papahabuli ka pa. Hindi pwedeng ganon. Sa umpisa lang yun, pero pag nahataw mo ng malakas yun, pag gano'n, medyo makar na yun eh. Eh, maka isang, isa, dalawang, hindi nagagawin ulit yun. Sigurado ako dun. Ngayon, magganon din tayo dito. So sana hindi umabot sa ganyan. At kung ganyan na kayo, kasi malaki na kayo, hindi ka na-stuck, wag, please. Kasi nasabi ng Bible na next is, dito, kung, di, kung medyo matanda na kayo, hindi na kayo makuha sa palo, may ano pa rin ng Bible dyan. Sabi dyan, a fool despised his father's instruction. Sa Tagalog, pag di ka nakikinig, ano ka na? Baliw. Loko-loko or hangal ka. Kasi yung tatay mo nakakaalam yan dapat eh. Eh basta yung ano ko, hindi naman CEO yung tatay ko. Kahit na, may mga alam yan, dapat malaman mo. Kung alam mo yung CEO, ano yung CEO? Hindi mo kailangan maging mayaman para yung tatay mo para sumunod ka sa kanya. Basta tatay, anak ka, tatay siya, sumunod ka. Amen? Unless sobrang wicked lang. Bihira naman yun. But he that regardeth reproof is prudent. Yan. Kung di ka na makuha sa palo, sinasabi sa inyong bayo, pag di ka nakikinig, loko-loko ka. Pag nakikinig ka, matalino ka. Yun ang totoo kasi nga, ang dahil pang di alam eh. Yung tatay mo, kita ka pa lang niyang ano yung kahinaan mo, may sakit ka. Tapos magkukulit ka pa. Kuna, alam nga yung tatay mo, mahina buto nitong tao to. Gusto pang magsumari ng taekwondo ko natin. Ewan mo nang ano yan. Makinig ka, kilala ka ng tatay mo. Amen? Amen. Yeah, matali. So again, number one, the father is the primary goal giver. So ikaw, kung tatay ka, take charge. Tabaho mo yan. Hindi pwedeng i-delegate yan. Ganyan pala ginagawa naman sobrang busy ha. Hindi po sa pelikula lang, totoo yun. Nangyayari, mga spoiled brat yung anak nila, bibili ng kahit ano, tapos iiwanan ng kaninong katulong. Sila, laging busy sa trabaho, ano man yan. Iiwanan yung ano, kala nila hindi na trabaho mag-stock. Trabaho natin yan. Napaka actually, yung ano yan, yung kahit ako yun, ilang taon pa lang yung mga anak ko. Peter, nakita ko kanina, laki na rin. Pag ano to, paano, sino mag-i-stock dyan? Diba? Kaya take charge pag lalaki ka. Amen? Abaho natin yan.
Maging si responsable, and then gawin mo, i-reinforce mo yung batas. Balik tayo sa number, pulsin tayo sa number 2. So ito ay appoint din sa mga mothers, appoint din sa father, no? So pakibasa 4:3. Ready, go. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my... Sino daw ay nagmamahal? Dapat sinabi yung tatay. Amen. Nakita ko yung ibig sabihin. Ito yung point natin sa nanay, no? Ang point natin doon na the mother is a giver of, alala nyo yan, pure love. Diba? Yan yun eh. Kasi nga, nanay, talagang mapagmahal yan eh. Sabi nga nila, yung tatay, matitiis siya. Pero yung nanay, di ka matitiis niyan. Alam nyo ba yon? Kahit loko-loko ka, sino yung unang lalapit, yung maaawa sa'yo? Sino? Yung nanay mo eh, di ba? Kasi mas maaway niyong... Pero, dito tayo sa lalaki. Ano nang ginibigay ng lalaki ngayon? Kaya binanggitin yung tatay dyan, ang topic dyan, pag-ibig. Kaya inuna yung tatay. Kaya po sa Bible, pag the David, the son of Jesse, lagi tatay eh. Richie, the son of... Ayan. Sino ba yung ano? Abner, the son of... Ner, di ba? Ano magaling dito? Joshua, the son of... Walang tatay na. Ayan. The son of Nan. Sino pa? Caleb, the son of? Ah, galing. Moses, the son of? Amram. Yeah, yung tatay niya. Pero dahil sobrang ganyan si Moses, hindi na binabanggit yung tatay. But anyway, sino pa? Si Eleazar, the son of? Aaron. Ganun lagi. So, isa yung mahal niya rin yun. Pero dahil tatay siya, ang point natin dito, father is the giver of, ang tawag dyan, tough love. Narinig nyo na ba yun, tough love? Mahal ka niya, pero tinatadyan. Hoy, dapat maging matino ang lalaki, ha? Lalaki tayo, ha? Umisa mo na. Pero ginagawa yan ka nun. Tapos pag hatawin ka, ayan. Sigawan kasi lalaki tayo eh. Hindi yung babae na inaano tayo lagi. So, yun lang point ko doon. Mahal ka rin ng tatay, my man. Pero ba't hindi parang hindi halata? Eh, kailangan malaman mo yun. Dapat ma-project mo yung sarili mo. Kasi makita mo yun. Bakit ako pinalo? Mahal ka? Parang hindi ah. Mahal ka nun. Ayaw ka niyang mapahamak. Man, tough love. Okay, hindi ka patagalin doon. Last na tayo. Hindi, umaga pa eh. Number 3, ito yung point din sa mga mother. Pero tingnan natin yung pagkakaiba sa father. So sa verse muna tayo. Naku, napakadami. Ayun, no? Hap. Alos maubos. Hulaan nyo itong point na to. Ako magbabasa, hulaan nyo yung point. He that wasted his father and chased it away with his mother is a son that causes shame and bring it reproach. Sabi sa 29. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bring it his mother shame. Mother yan eh. Ganun din. Damay din yung tatay dyan. 30:11. Kayo naman. Ready, go. Tender, no? Anong gusto mo? Kinurse ka o hindi ka lang bliness? Sino yung mas na-insulto dun? Hindi, minuura mo yung tatay mo? Huwag ganun. Kasi sabi, there's a generation. Paulit-ulit po tayo, no? There's a generation. Sinasabi nito, may mga taong ganun. Kaya hindi maganda to sa, siyempre sa tatay, nakakahiya, Imagine mo, ikaw yung tatay, pinakain mo yan, tinuruan mo yan, bandang uli, mumurahin ka. Kaya ang point natin dito, ano? The suffering of a father. Again, ang kumukuha tayo ng wisdom dito. Kaya kung tatay ka, ano mo na to, advance mo na sa sarili mo, tanggapin mo na sa reality.
kung siyempre negative to, iwasan mo. Siyempre mag-isip ka kung paano hindi magiging ganito yung anak mo. At kung ganito yung anak mo, paano ma-recover pa? May mga ganito daw. Minumura, kaya ang point natin again, nasamagit ko na, no? The suffering of a father, tuloy pa natin. 1721. Ito yung mga suffering eh, ng tatay. Ito yung nakaka... yung nagpapasakit ba? Sabi dyan, a foolish son is a grief to his father. Pag loko-loko yung anak mo, yung tatay... Huwag mong tatanungin niya, minsan may insulto yan eh, namin nakilala ko, kahit pastor pa eh, ganun, ayaw niyang isipin. Pastor, kamusta yung anak mong ano, ganito? Alala na, parang pati sa'yo, sama ng ano nun, pinalala mo na naman. Kasi matindi yung dating nun dito, amen? Ayaw niya parang iba, gusto, wala, nanay anak ko, patay na yun, kahit hindi pa. Grief. And then sa 19, 13, parang ganun din. Ano pa? Kayo naman. Ready, go. A foolish son is the enemy of his father, and the contentions of the wife are okay, so bukod sa yung asawa niyang babae doon, nagbibigay sa kanya ng problema. Ito lang tayo sa anak, si father, you know. Sabi kanina, ano? Grief. Ngayon, ano yung calamity? Alam niyo siguro yung calamity, di ba? Ano sa Tagalog? Kalamidad. Ano yung mga tinutukoy natin kalamidad? Binaha! Ang aming bahay, di ba? Iyak ka nun, nasa na yung anak ko? Dati, binaha kami talaga naman, ilang araw yun. Parang may dumating na kalamidad sa'yo pag yung anak mo, loko-loko. So, again, ang wisdom dito, huwag mo nga hayaan, ganun yung bata, bata pa lang, train mo na! Amen. Kaya tayo, mag-usual minute tayo, pagkatapos, dalhin yung ano, anak niyo sa church, parang, oo, ganyan na ganyan. Kasi alam nila, intrinsically alam nila, maganda nga yan. Pero, pupunta ba sa church yan? So, palagay nyo. Mag-iisip pa na 10 beses yun. Para sa kanila, masyadong pabigat yun. Pati tatay, full din, pag ganun. Amen? Anong gusto mong gawin namin sa iyo? Pahirapan ka pa? Follow up ka every week? Para sa kabubuti mo yan? Eh, okay lang, anak ko, mabait yan eh. Ilang taon, isang taon, dalawang taon, limang taon, nagbinata na. Bandang ulit, tatrabaho na, loko-loko pala. Mr. Roble. Is this Mr. Roble? Nari lang ha. Kayo po ba yung tatay ni Richie? Opo, ano po nangyari kay Richie? Ito po, nakakulong. Pumunta po kayo dito, parang ano mo, lalaglang puso mo nun, di ba? Nakulong, anong ginawa ng anak ko? Nagnakaw po, or kung ano man yan, di ba? Si Jared po, may nagreklamo kay Jared. Nakabuntis po yung anak niya, no! Parang dumating yung kalamidad sa'yo, di ba? Yung anak mo, bakla, nako! Hindi ko anak yan. Eh kasi pinabayaan mo eh. Ganyan po yung bata ngayon. Ganyan, kala mo, lalaro-laro lang yan. May tumatakbo sa utak niyan. Amen. Kaya kailangan niya sa church. Amen. Kailangan niya salita ng Diyos. Kailangan paggabay. Amen. Paggabay mo, paggabay ng church. Kaya ng Panginoon. Ihintay mo yung kalamidad. Ano yung mga kalamidad? Lindol. Eh, wala tayong kontrol doon. Pero ito siya sabi yung kalamidad pag naging lokolo yung anak mo. Kaya po si Shadon Cuneta at si Kiko Pangilinan, ano ba? Wala mo ba? Bakla pala. Ano ba? Bakla, lesbi. Lesbi. Ay, hindi ko kinakahiya yan. Ganun na lang. Pero sa loob nila, hiyang-hiya yun. Palibasa mga artista, magaling na umarte yan eh. Pero una, hiyang-hiya yun. Ano? Lesbian ka? Maganda ba yun? Hindi ko nakita eh. Hindi. Palain. Pero kung babaeng totoo yan, maganda pa rin yan. Pero pag naging lesbian, hindi talaga. Ito yung si Vice Pangit last time. No. So parang may kalamidad kaya maging matalino ka kasi. Ngayon yung kalamidad, minsan, yes, may kalamidad, pero sabi nga sa Bible, diba, saan mo ilatayo yung bahay mo? The wise man built his rock, his house upon rock.
Iyong foolish man, build his house upon the sun. Alam mong bahain yun, dumudaan yun. Parang ganun yung pamilya mo eh. Huwag mong dali sa US na yung public school sa mga Kristiyano sa US. Yun ang kwento nila, pag public school talagang ganyan yan. Kasi sobrang hinawakin, pinapattern dito yan. So salamat kung ano, wala talaga, di public. Pero pag tanongin mo yan, pag uwi, oh, Stephen, anong tinuro sa inyo? Ay, tanggapin daw yung bakla eh. Naku, kailangan ikaw yung mag-instruct sa kanya ngayon. Huwag mong bababayaan niya kasi bandang muli. Parang kalamidad dyan. Pag dumating sa'yo, parang na-devastated kaya, anak ko, manluloko na, bakla pala, manluloko, ano ba, nakakulong na, manggagancho na pala. Isa ka pa kasi. Amen? Nakukuha natin to, ha? And then, 15. Eh, saan ba ako kanina? Calamity, yan. Na ako. 28, yan. Ayun, mag sasabihin ko para sa inyo, yung calamity darating yan, pero kung nakahanda ka, yan, maayos yung bahay mo. Ayun, mga ano, pag wala akong pasto, wala akong pampaaral sa ano eh, public, pero ihanda mo siya. Turuan mo para matibay. Kahit pa anong sabihin sila, oh, mag-celebrate tayo ngayon ha, June, mga bakla yung ano. Sabihin mo yung matapang yung anak mo, ba't ko se-celebrate yan? Sige nga! Yung matapang. Sa amin, may ganyan na naman ngayon. Let us be allies. Ano, ally. May basa, ready, go. So, even the Lord is a wise son, but he that is a companion of righteous. Yan, nabanggit ka lang kanina. Kung anak mo, masunurin. Ay, bawal yan yan. Bawal yan. Hindi ko gagawin yan. Matalino yun. Diba? Gusto natin ganun. Ngayon, ang kabaliktaran nun, ay, matapang yung anak ko. Yung iba, ganyan pala. By the way, yung pag hindi nga naturuan eh. Ay, matun ako. Yung anak ko, gusto kong matun din. Pati sa gupit pa lang. Yung mga ganyan, diba? Long hair. Mas minsan, may tomahawk. Pinaglaruan yung anak niya kaysa sa may buntot. Tapos pag nang ako, oh, anak, oh, gulpin mo nga yan, oh. Eh, ganun, tinetrain pang maging maton, eh. Eh, lumaki ngayon. Hindi lumaki, maton din. Siya na yung ginugulpi, o kaya, hindi nga, nabanggit yun, balita mo na, nakulong na. Para kang si ano, sino may dahat kulo, si Kibuloy. Oh. Kaya si Jinggoy, di ba? Nakulong din ba yun si Jinggoy? Masa, matin ano yung mga yun eh, no? Masamanda mo eh. So, anong mangyayari sa'yo? Di na napahiya ka. Sino ba tatay niya? Ano ba tinuro sa'yo? Di ba? Nakakahiya yun eh. Kaninong anak niya si, ano? Si Rapi. Ayan, di ba? Kaninong anak niya si Jared. Pati kami makakasama sa inyo. Kahit nagpakatino yung tatay. Kahit medyo nagpakatino ka lang, yung mga responsibility mo sa anak mo, hindi mo nagawa, ikaw yung mapahiya. Amen? Ano yung mga bagay na nakakahiya minsan? Ginagawa ng mga bata. Ang nanakaw. Ang nanakaw. Di ba binibigyan ng ano yan? Ba't ang nanakaw yung anak mo? Di ba nakakahiya? Ano pa? Nag-a-addict-addict yung anak mo dun, oh. Nagsisira, nagnanakaw dun, oh. Nag-akit bahay. Siga-siga dun, oh. Yung iba naman, nag-iingay sa kalye. Ano yun mong anak yun? Kaya nakikita ko sa amin, yung mga gagawin sa kalsada. Nakagamit lang ng motor, kala mong sino na eh. Sumapaya, sino man tatay niyan? So again, wisdom for the father, turuan natin. So pinaka-list mo nga na magawa, dali mo sa church eh. Yun the list. Pero maganda yan, ikaw mismo, maging matalino, sumunod ka sa Diyos. Sumunod kasi, maglingkod kasi din yung anak mo. Minsan, ano na yan, susunod na yan eh. Eh, pastor, yung wala, yung tatay ko, ganyan eh. Okay, sige, yun ang reality. Ba't ikaw na lang, ikaw na lang? Ikaw na lang magtino, pwede ba yun? Huwag mo nang gayahin kung alam mong hindi tama. Pastor, iniwan nga kami.
Oh, kanino ka lalapit ngayon? Ay di sa Diyos, Ama. Siyang mabuting Ama. Wala kang pwede isumbat sa Diyos. Kung matalino ka, okay, huwag ka na magpa-drama-drama dyan. Tigilan mo yung MMK. Sino yung lalaki dito na nanonood ng drama? Ask kamay. Korea pa. Putusan ko kayo. Kaya nang lihi namin sa inyo, ano eh. Lalaki ka, panonoodin mo, ano. Dapat action, di ba? Kaso OA din naman siya action. Tsaka may mga drama na rin yung ano, di ba? Yung mga ano, action. Alala ko eh, mga meme kasi kay Spider-Man. Nakita mo yung meme kay Spider-Man. Ang pangit ng iyak niya doon eh. No? Si Tobey Maguire. Dapat ano tayo, yun, kaya ang point dito is pasunodin mo sa batas. Matinong batas, ha? Amen? Alamin mo eh, salita ng Diyos, pasunodin mo doon. Eh, basta ayaw eh. Ikaw yung mauna kasi. Dapat kitang-kita niya sa'yo, sumusunod ka, hindi ikaw yung kunwari. O anak, bawal masama yung manigarilyo, ha? O, bili mo nga ako ng ano. Ganun lagi yung ano eh. Kasi totoo eh. Ngayon, biro na nga, pastor, patawa yung pero, ang dami sa pulagi doon. Patok yun, kasi nga, ganun eh, huwag kang magpa-paternity, ha? Tawagan mo nga si Brad, ganyan. Yung pastor na ganyan, sabi ko, hindi ko nga pinuntahan. Puro prat-prat eh. Ngayon, tapusin na natin to. Hanggang pa naman eh. Okay, so number one, again ha, the Father is the primary lawgiver. Number two, the Father is a giver of tough love. Number three, the suffering of the Father. Anong gagawin natin? Okay, dyan talaga eh. Endure it. Okay, huwag kang, ikaw yung lalaki, ikaw yung ano, ayun, yung anak mo, ganyan. Sabi mo sa baba, yung anak mo nga, magalita mo. Eh, laki na nung ano. Hindi ka maya, dapat ikaw. Eh, ikaw din naman, minsan di mo pasunod yung anak mo lalaki. Bakit? Walang galang sa iyo eh. Eh, paano ka magkakaroon ng galang, pastor eh? Huwag mo sisihin siya. Alamin mo kung ano nangyari sa kanya, ano sa kanya nagkulang. Ngayon, kung yung instruction nang gagaling sa pelikula, di ba? Alala ko na yung mga meme kasi nakakatawang ngayon dun. Alam niyo ba yung meme na ano, yung bata? Sabi ng bata, ano yun? Natawa ako sa kalbi ni sabi. Tay, mahal ba ako ng Diyos? Sabi ng tatay, Calvinist ako, hindi ko alam. Intindihan niyo ba? Calvinist kasi sabi, yung iba daw, minahal, iba hindi. So, alakuan niyo. Anyway, huwag ka sa pelikula kukuha ng instruction. Gusto ko maging matun, tatay, magmanood nga tayo ng pelikula. Mga kalokohan doon. Actually, ginagawa nga corny yung ano eh. Kaya lalo kang, hindi matututo. Sa church mo, dalhin niya. Sige, tingnan natin. Okay, so again, ha, number three, endure it, yung sufferings, endure mo yon, pero i-overcome mo. Hindi yung forever ko na endure, kahit ano pa yan, anak, sige lang, hiyain mo lang ako, anak. Yung pangit naman nun. So kung meron tayong kahiyang, ano man yan, sige, sama mo yung anak mo, pero ano mo siya, tulungan mo siya, hindi na umalis na sa ganung klase ng, ano, di ba? Nakakahiya na lang tayo lagi. Yung mga lahing, ano, anong lahing mo? Mga lahing, hindi ako nalalahing. Tapos yung sabi ko sa'yo, mga bata especially, bahala kayo kung anong ano nyo dito. Eh, yung mga papina, mga ano yan, mga babae ito talaga, yung mga ganun. Papayag ka ba, no? Putulin mo na. Amen. Amen? Amen. Yung mga Iranes ba? Iranes. Wala akong kilalang Iranis na successful sa buhay. Mapahig ka ba nun? Oh. So, naapi-apihan na lang tayo, hindi. Ibangon mo yung pamilya mo, di ba? Taguyod, yun yung ano dyan eh. Taguyod mo, ikaw, responsibilidad mo yan. Okay, and then, next. Tapusin na natin ito, mga tatlong ano pa. The protection, nasabi ko tuloy, no? Kasi mayroon tayong point dito sa mother. Okay, ganun din. The protection of the mother, ganun din po dito sa father. Sabi po dito sa... Sabi ko na nga ito.
2020. Ano naman yung protection ng tatay at protection niya? Okay, protection din ng tatay. Ang naalala yung sa mother, ha? Sabi dito, whoso cursed his father, parang kanina, di ba? Pero meron dito sumpa. Okay? Sa Diyos galing to. Sabihin natin, loko-loko talaga anak mo, anong gagawin ko bilang tatay? Alam mo, may sumpa agad dyan. Again, alam niyo naman yung Ten Commandments, di ba? Meron ang, Diyos na minis mo nagsabi sa mga anak, honor your mother and father. Pero sabi dito, whoso cursed his father and his mother, his lamb, shall be put out in obscure darkness. Yung ibig sabihin lang, mabilis na lang. Kasi malilito ka sa buhay. Di ba? Pag sinumpa ka ng tatay mo, di binigay yung blessing sa'yo. Madalas, parang sinumpa ka nga, ganun. Sinumpa mo yung tatay mo, mas matindi sumpa ng Diyos sa'yo. Amen? So, ba't protection? Ibig sabihin, kasi nga, ang Diyos ang, ibig sabihin, sinasabi na dito, parang matakot ka, hindi mo gawin to. Kahit minsan talagang vulnerable tayo bilang mga tatay, ang dali nating asarin ng mga anak natin, alam nila yun eh. Gawin lang nila yung mga nabanggit dito, hiyain ka, hindi ka mag-aral, eh mapaya si tatay. Kaya ang Diyos nagbigay ng mga ganito, mga instruction at sumpa, kung sakaling hindi sumunod dyan, siya yung mananagot. Okay? Yun lang yung sabihin ko doon, 28-24. Okay pa kayo? Amen. Okay, basa, ready, go. Whoso robbeth his father or his mother, and saith, it is no transgression, the same is the companion of a destroyer. Alam yung destroyer? Naninira, di ba? Sino yung madalas manira ng pamilya? Sabi nila, yan, stage human, di ba? Pero dito, mayroon pang nananakawan, tatay mo, nanakawan mo. Nanakawan mo yung tatay mo. Pag naging addict yan, gano'n, sabi nga lang, pag naging addict daw, nakawala na lang. Nasaan yung component dito? Nasaan yung TV natin? Pag addict yan, binibenta yan. Kasi gusto nila magkaroon ng, makabili. Naalala ko tuloy dito si, alam si Maykaya ba yung bad? Sa Judges. Ninakawan niya yung nanay niya, banda ko, binalik niya, mas natuwa pa yung nanay niya. Mukhang mga ewan tumakoyin to sa Bible minsan eh. Pero kasi nga, hindi matinong nanay tatay kasi. Eh sabi dito, pag yung anak mo, nakawan pa yung tatay, nanay, wala namang ginagawa eh. Ano naman yun eh, kunwari, yung sasakyan, ninakaw mo, eh sa amin naman tong pamilya eh. Kasi sabi dito, wala naman transgression eh. Eh anak ako eh. Sabihin nung wine-waste mo yung sa tatay mo ito. Kunwari yan, tubig, kuryente. Ano mga pag-aari ng tatay mo? Kaya nga binili kayo ng cellphone. Sinira ako, edi sira. I'm sure hindi mo naintindihan. Yung halaga ng binigay sa'yo ng tatay mo. Parang ninakawan mo siya. Nasabi dito, yung title mo dyan, the same is a companion of destroyer. So hindi naman destroyer, pero parang kasama nun. Amen? Alala ko tayo mga kwento sa US, yung mga lokolokong bata doon ang ginagawa. Mga binata doon, sasakay yung sasakyan. Kasi malawak yung ano nila, walang bakod. Ang ginagawa, hinahataw yung mga ano. Yung mga sa bahay ng ibang tao, yung especially yung mailbox. Alam niyo ba yun? Dito, wala na mga mailbox eh. Mga mailbox kasi nakaganon lang yun doon. No? Pag hinataw mo yun, tapos nakatakbo ka na, wala na makakita. Mga loko-loko, so destroyer. So sana hindi tayo ganun. Again, proceed lang tayo. Saan ako? 30:17. Iba sa ready. Go. Pride of pocket of his father and despised it to obey his mother. The ravens of the valley shall pick it out. So ganoon na naman, no? So protection again, sumpa ng Diyos sa batang ni sumusunod. Nakita niyo ba kung gaano katindi yun? Pag inaasal mo dahil tatay mo, sabi? Alam niyo, raven, yung mga ano yan, birds of prey, sabi na kumakain ng ano-ano. Carnivore, tsaka minsan yung mga basura, yung mga patay, ganyan. Sabi dyan, the ravens of the valley shall pick it out. Ano yung it? Ha? Ano yung it?
na pipik daw, yung tutukain. Ay, di ba? Sabi, the ay, ang antindi mo na, nangiirap ka. Sa babae yun. Yung sabihin ng ay, yung sabihin na, hirap i-describe na. Yung sabihin yung nangaasar nga, di ba? Yung tatay ko, ang hina na, oh. Yung mata mo daw, ang sumpa sa kanila, kakainin niya ng ano, ng eagle, tsaka ng raven. So, isa yung sumpa to. So, kaya, ayun, nilagay ko sa protection. Yung sabihin, mag-ingat ka, i-offend mo na lahat ng kapitbahay mo, huwag yung tatay mo. Amen. Kaya kung alam nyo na yung batas sa Deuteronomy, ang sabi doon, pag sinumpa mo yung ano mo, tatay mo, sinapak mo, papatayin ka ng buong ano. Kasi ang laking offense nun. Huwag na huwag yung gagawin, utang na loob. Huwag loloko-loko kayo, huwag yung tatay nyo. Lalo-lalo pag matanda rin tatay mo. So may protection sa Diyos yan. At, so ito yung bagong point ko nito, sub-point dito sa protection of the Father. Ano ba nalagay yun? So mayroong dalawa, no? Ito naman ay protection, extra protection sa mga anak, actually. Na unique sa tatay dito sa Proverbs. Basahin natin sa 23:10. So naalala yung 23, dyan tayo nagbasa kanina. Ano sa 10? Sabi dyan, may payo, ready, go. Remove not the old man heart, and enter not into the fields of the fatherless. 22, 28. Ako na lang, remove not the ancient landmark. So pareho, no? Parehong landmark. Kanina old, ngayon ancient. Which thy fathers have set. So ano po yung landmark? Ito po yung mga nilalagay nila. Hindi mall yan, ha? May mall na landmark, no? Pero mohon ang tawag dyan. Ibig sabihin, kasi alam nyo yung lupa, hinahati yan eh. Ito yung sa akin, ito yung sa'yo. Eh paano natin malalaman kung saan yung hangganan yan? Eh lalo ngayon, ang square meter, magkano na ngayon? Nasa 12,000, depende sa lugar, di ba? Sa Maynila, siguro nasa 22,000. Ganyan lang yun. Ibig sabihin, importante na manatili ang mohon dyan. Okay? So, anong pinipicture nito sa atin? Ang mga tatay daw ang naglagay niya, huwag mong gagalawin yan. May mga bagay na hindi mo pwede at huwag mong gagalawin. Huwag mong papakialaman. Kaya bakit na kayong mga baklaan nung kanina, di ba? Pambilang kailangan mo mag-usapan yun na lalaki-babae lang. Pero itong mga ito, talagang minumove nila eh. Inusubukan nila. Pati yung mga maayos na batas, yung pampapakialaman, ang daming kailangan natin ngayon. Bakit pauunahin yung mga bakla, yung mga ganyan, adult and adult, divorce naman ngayon. Ang tagal lang okay na yung batas na yun, mabaguhin pa. Ngayon yung magpakasal, di huwag kayo magpakasal, bakit di-divorce pala nasa utak nyo eh. Ang Diyos na nag-establish niya, di huwag niyong gawin. So pag sinet ng tatay mo, kaya special protection, ibig special protection dito, yung tatay mo, may mga ina-establish na bagay yan sa buhay nyo. Amen? Bakit kayo pinatira dito at hindi dito? Yan, pag nag-solve in kami, ganyan yung mga kwento ng mga, pumunta kami dito kasi dito ako ng pangasawa, dito ako ng business, ganyan-ganyan. Dinidesisyonan ang tatay mo yan. At kung saan kayo ilalagay na church, especially. Amen? Salamat sa mga dito. Mga roble ito, nagwaba, ano pa lang. Ito, mga magiging tatay, sagrado, hindi kayo babalik sa tawli ko, ha? Mga naman, ay, may maganda iglesia ni Manalo, hindi ako pwede doon, eh. Si Ezzy, nakakilala ng ano, sa college, iglesia ni Manalo. Maganda, sinabihan ka ng pogi ka, lilipat ka na. Nasa sa'yo yan. Kaya iba sa inyo, sobrang hina nyo minsan, di maglaban pa yung ano, eh, Sunday. Yung services pa lang, di pa yung paglaban, eh. Baka yung doktrinan. Basta lalaban ko yung doktrinan, baka hindi mo nga alam eh. Paano paglalaban yung hindi mo alam? Kaya ang daming church ngayon, mahihina. Kahit mga pastor, hindi pa, paglalaban mo yan sa salita. Pag nagkakaganyanan, anong gagawin mo? Iiwas ka na lang. Mga Baptist ngayon, ini-erode din tayo eh. Iba, hindi mo naramdaman yun. Pero iba, marami pa rin lumalaban eh. Salamat.
So, babalik-balik tayo sa pamilya at saka sa Diyos. Alam niyo kung bakit. Magka-relate yan eh. So, huwag na huwag mong gagalawin yung sinatawag na landmark. Kasi in-establish yung mga tatay mo yan. So, yun yung number one. Ha? Ibig sabihin, alamin mo kung saan ka nilagay ng tatay mo. At alamin mo rin kung matino yung tatay mo. Huwag ka nang aalis doon. Amen? Amen. Yun number one. Kaya protection ng tatay mo yan. Alamin mo kung saan ka nilagay. Huwag mong gagalaw yan. Pero number two, tatlo pala to, sorry. 27. Okay ba kayo? Amen. Wala, hindi ko na pagpapahapon to. 27:10. Ready? Go. Thy own friend and thy father's friend, forsake not, neither go into thy father's house in the day of thy calamity. For better is a neighbor that is near than a brother or father. Okay, ganito yan. So again, obviously yung kaibigan mo hindi iwanan eh. Depende yan ha. Pero nabanggit dito, thy father's friend. So importante ba yung kaibigan ng tatay ko yan eh. Kaya parang kanina sa landmark, mga tatay, dapat yung mga kinakaibigan, umayos din. Kunwari ako, bigla akong namatay. Sino lalapitan ko na rin ng mga anak ko? Palagayin nyo. Sino? Sino bang kaibigan ko? Diba? Sino? Sininong James yun. So, ganun po yan. Ibig sabihin, kung matino kayong tatay, pastor, yung ano ko naman, may kaibigan ako magdanako, pero hindi ko pinapakibang, hindi ko pinapakilala sa aking mga anak. Ganun din nyo, huwag mo na kaibiganin. Kasi nagtatanong yun, ba't kaya sila magkaibigan? Okay, so again, parang point na rin, parang landmark, yung kaibigan mo, dapat matino rin, kasi yung anak mo, pupunta doon. Sige, tapusin ko na, time na raw, alam ko naman. So, okay na actually yun. So, last na lang, last point. Ito ay, again, share to sa nanay. Naku, napakarami. Masahin ko na lang sa inyo. And then, wrap up natin. Sabi sa 29:3, whoso loveth wisdom, rejoiceth his father. Amen? Pag ikaw daw, anak ka, matalino ka, ang saya ng tatay mo. Whoso keepeth the law is a wise son. Ganun din, nabanggit na ito kanina eh. House and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. So, bilang mga lalaki, ito yung practical point dito. Obviously, itaguhin mo yung pamilya mo. Pwede ba yun? Huwag mo naman na pabayaan na parang bahala kayo, saan kayo tumira? Hindi ka na mag-aral. Itaguhin mo. Sabi dyan, house and riches are the inheritance of the fathers. Number Proverbs 15:20, a wise son make it a glad father. Inulit lang kanina. And then sa 10:1, a wise son make it a glad father. At ibinasa natin kanina, gusto mo maging masayang anak yung tatay nyo, nabanggit ko sa Mother's Day, di ba, naalala nyo yung ball star ba o yung bastos na iwan, artista na million yung inano sa kanya. At naalala ko ito, nabanggit ko rin sa Mother Church, no? Si Sarah G. So, gusto nyo maging masaya yung tatay nyo? Eh, yoko eh. Ano siya eh. Alam nyo, nabanggit ko sa inyo last nga pag nag-anniversary tayo, di ba? Kasi si Pastor, na-appreciate ko rin. Sabi kasi, may time na nawala si Daddy. So, sino nagagabay sa akin nun? Di ba? So, na-appreciate ko si Pastor nun. So, kaya, ang ano ko lang no, nung naintindihan ko na, obviously hindi nyo ito maintindihan agad eh. Pero dumating sa akin yung ganito pala ginawa sa akin ni Pastor. Hindi lang sa akin sa buong church, pero lalo sa akin din. Kaya naisipin ko yun, sabi ko, ano kayong pwedeng gawin ko para maging masaya si Pastor? Yun ang ano ko eh, in-envision ko nun. Kasi sa ganda ng ginawa niya sa pamilya namin, kung di dahil sa kanya, hindi kami na-establish. Ako especially. Nabanggit ko sa inyo lagi yun, di ba? Mga bahay, alam niyo ba yun? Si mamaya niya parang regalo sa akin yan ni Pastor. Indirectly, pero dahil nilagaan siya, nagkaroon ako ng maayos na magandang asawa. Amen? Amen. Lakas na ngayon. So, yung sabihin, gusto ko lang pasayain na ngayon si Pastor. Yun ang naisip ko. Kaya isa yun po sa dahilan, bakit ang Pastor, ano ba yun?
Kasi andun yung utak niya eh. Andun yung effort niya. Naisip ko, ano ba iyo kung pasto? Kasi, Pero bandang muli, naisip ko, sana masaya si pasto. Kaya minsan, tinatanong ko yun. Yun na yun. Amen? So, gusto niyo maging masaya yung tatay niyo? Basta wala na eh. Di kung nasa langit, kung wala, di at least ang tatay niyo sa langit. Amen? Amen. Pasto niyo na eh, masaya niyo. Amen? Amen. Bigyan niyo ako ng kotse. Di maging asahe lang siya, mong soul winner ka. Pag nakita ko yun, ako, para akong ano. Lalo akong pagbubutihin yan. Inspired lagi ako niyan. Yung tatay niyo rin, di ba? Yung basa niyo, kasi naalala ko lagi, ibang tatay kasi napakahina eh. Pero in a way, natutuwa yan. Uy, salamat, nasa church. Isip ko lang, dapat ikaw yung andun. Anyway, so, tapos na. Conclusion. Hindi ko makita. Let us appreciate our fathers. Amen? Especially yung wisdom. Kasama ang Panginoon dyan kasi ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom sa atin lahat. Nawa, bigyan ng Diyos ng wisdom yung tatay natin. At kung hindi man, ikaw na lang. Eh, basta babae ako eh. Maghanap ka ng maayos na lalaki. Amen. Na kayo mismo, maglilingkod kayo sa Diyos, magkakasama na kayo pag may asawa ka na lalaki. Ngayon pa lang, iniisip mo na yun. Huwag kang masyadong, mainipin mga babae. Eh, wala, basta ito yung nanligaw sa akin. Hindi ito na. Ang hina mo naman. Kaya nga, maghahanap ka, mag-pray ka. Meron yan. Ngayon, kung nasa maling lugar ka kasi, nasa maling ano, ba? Ala, talo. Okay, sige, let's pray, Lord. Salamat na nawa, na-appreciate namin ang mga tatay namin. But actually, nabanggit din mga ganoon, minsan mga kainaan. But I-pray ang aming focus naman dito sa inyo rin. Diba, nakita namin, yes, mahina kami ngayon. Hindi kami ganoon katalino, responsable. May tatay namin, or kami mismo, I-pray na ang message actually, kayo po yung tatay namin. At kayo po ay responsable, matalino, mapagmahal, perfect ang inyong kabutihan. Therefore, yung maging pattern namin, natali namin from the Bible, napakarami ng characters dito na pwede namin pag-pattern, hindi perfect, but yes, katanggap-tanggap, katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon. So, yun lang po, Lord, again, sa mga tatay, Panginoon, ipattern namin yung sarili namin sa inyo, maging wise kami, responsible, Panginoon, at everything na in-expect sa amin. Even more. Ilaw po, Lord. Again, salamat sa pagkasalusaluhan namin sa bawat isa. Magtubayan nyo ng aming programa mamaya. Panginoon, magiging ito po yung pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen.